Hello mga kaaso, si Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Canine, and today I want to talk about the ICDG, the International Canine Genetics Database. Magandang proyekto po ito para po sa inyo to, kaya makinig po kayo. So itong ICDG, pinadevelop ko po ito sa ating IT, si Ms. April Lucero, para po magkaroon ng maayos na management yung kennels namin. And sa Manalo Canine, we have 500 dogs. Isipin nyo ganong karami yan, including yung mga dogs na mga maliliit and yung mga dogs na isusupply namin ngayon sa Coast Guard and nandun sa mga detachments po natin like Okada, sa Clark, at saka sa Batangas. So I needed a system. Kailangan ko po na magkaroon ng maayos na sistema para i-manage ang lahat ng ito. Lahat ng data ng mga aso po ay ma-consolidate sa isang sistema. Kaya pinadevelop ko po itong ICDG kay Ms. April Lucero. So, naisipan ko po na i-offer din ito as a service ng Manalo Canine to others. And it could really be a big project na magagawa po natin, with a lot of implications, a lot of applications na i-explain ko po sa inyo ngayon. For a long time, marami po kaming mga dogs na mga binibreed and mga dinitrain and dinideploy, binebenta sa iba ng mga dogs na hindi po mga purebreds. These are crosses ng Belgian Malinois with German Shepherds, or Belgian Malinois with Dutch Shepherds, or Belgian Malinois with Dutch Shepherd na cross na ng German Shepherd. May mga aso pa nga po kami na Belgian Malinois with Pitbull, or Dutch Shepherd with German Shepherds. Meron pa nga po kaming accidental breeding noon na Belgian Malinois and Bull Mastiffs. So, these turned out, yung mga offspring nito, these turned out to be very successful and highly efficient and effective working dogs. So I don't think they should be looked down upon because hindi sila purebred. These are excellent dogs, much better than most of the purebred dogs. Before po, sobrang bilib na bilib po ako sa concept ng purebred dogs. Pero lumawak po yung kaisipan ko tungkol sa pag-aaso, na-realize ko, etong mga purebred dogs po na ito, kagaya ng mga Belgian Malinois, they started with a land race population of dogs na hindi naman po mga purebreds. Halimbawa, yung mga Belgian Shepherds. Bigyan ko lang kayo ng short history nito. Yung mga Belgian Malinois, Belgian Tervuren, Belgian Groenendael, and Lacinois, ito pong apat na breeds na yan, dati pong isang breed po yan na na-divide lang into four varieties. It was early 1900s or late 1800s na meron ding isang veterinarian sa Belgium na naglikom ng mga farmers doon sa Belgium na may mga asong ginagamit for work, mga herding dogs nila, and they established the Belgian Shepherd breed. So syempre yung mga ito galing sa iba-ibang mga farms ay iba-iba rin ang itsura. May mga itim, may mga brown, merong mga kulot ang buhok, may mga long-haired, may mga short-haired. So, inaccept lang po nila lahat yung mga aso na yan. And later on, dinivide po nila yung mga categories ng mga aso based on their looks. Yung mga Belgian Malinois po ay galing doon sa mga dogs nila na mga short-haired. Yung mga Belgian Tervuren, halimbawa, yun naman yung mga long-haired. So, ganun nila dinivide. Yung mga kulot naman napunta sa Lacinois, and yung mga black-haired na long-haired napunta naman sa mga Groenendael. So, doon nagsimula yung pag-divide ng mga varieties ng Belgian Shepherd. And eventually, yung mga varieties na yon naging separate breeds na. So, we know the Belgian Malinois today as a purebred dog, but actually, they started just like every other dog as non-purebred dogs, and na-establish lang po sila to become one breed because of the breed club na nag-aalaga sa kanila. Okay, for example naman, yung mga Doberman, dinevelop din yan ng isang tao, si Mr. Doberman. Meron siyang purpose na magkaroon ng isang perfect guard dog. Kaya nag-cross siya ng mga dogs, supposedly, parang Rottweilers yata yung crinos niya with other dogs. Nag-produce siya ng breed niya na tinawag niyang Doberman. And ngayon, yung mga bagong breeds like the American Bully, it's actually a crossbred dog, crinos nila to produce yung American Bully as we know it today. It's a very recent breed na pinoduce ng mga Amerikano, yung American Bully.
And now there are also exotic bullies na hindi kasali doon sa ABKC, meron din giant na hindi kasama doon sa breed standard. Where do they fit, for example? O kaya yung mga Belgian Malinois breeders ngayon, may mga Black Belgians, and Black Belgians, hindi po yan kasama sa breed standard. Labas na po yan sa breed standard kasi ang allowed lang po sa mga Belgians is yung fawn and yung light dark coloration dun sa mga dulo ng mga fawn colors na yan, and yung black mask. So, Logan, for example, ayan siya. So, Logan is disqualified kung pag-uusapan ay yung strict definition ng breed standard. Pati yung mga tinatawag nila mga XXXL na mga Belgian Malinois, hindi na po sila qualified to be called Belgian Malinois per se according to the definition of the breed standard. So where do they fall? So they are disqualified pagdating sa mga shows and pagdating sa strict definition ng breed nila. I wrote down a few points, 12 points, para malaman ninyo kung para saan ba itong ICGD na ito. Okay, so number one, it enables us to manage our kennels. And it could also enable you, if you're a kennel owner, to manage yung mga dogs ninyo sa kennel nyo. This is open for all owners ng mga kennels or all owners ng mga dogs. Kung gusto niyo sumali dito, welcome po kayo. Welcome po dito yung mga kennels na may mga purebred dogs. Welcome din po dito yung mga owners ng mga dogs na hindi purebred or purebred man pero hindi papered ng PCCI or a CUPI. Welcome din po dito yung may mga papers ng PCCI or a CUPI. So, it's open for everybody. It could be a complement of your existing registries now. And makikita nyo kung bakit po napaka-powerful nito and why it would be a good idea for you para sumali po dito sa ICDG. So, it's a kennel management tool para po doon sa mga kennels namin na pwede nyo rin pong gamitin para sa kennel nyo. Number two, it is a pedigree system for our super dogs and super hybrids. So, many of our dogs na ginagamit po sa work, mga naka-deploy po yan sa mga deployments namin, yung iba po ay binenta namin abroad, not purebred, pero they are very good working dogs. So, halimbawa, German Shepherd ang tatay, ang nanay ay Belgian Malinois, hindi na po mare-register yan under na PCCI dahil crossbred na siya. So, this ICDG, pwede nyo pa rin pong i-register dito yung crossbred dogs na yan. So, halimbawa po, meron po kayong dogs na hindi po registered sa PCCI pero alam nyong pure German Shepherd or alam nyong pure Labrador or alam nyong pure Pekingese or pure Japanese Spitz. So, pwede nyo pong ipa-register under the ICDG. Number three, record system po ito for our dogs and your dogs, including po iba-ibang mga records na pwedeng ilagay doon sa database niya. Kagaya ng mga vet health records niya. Yung certification of training and accomplishments, kagaya ng mga certificate na nakukuha namin sa PNP Socia SEMD, certifying that these dogs are efficient working dogs, detection dogs man yan sa drugs or explosives or patrol dogs or whatever. And awards and achievements from other certifying bodies like for example yung mga nag-certify ng mga tracker dogs or mga therapy dogs and deployment records. Halimbawa po yung aso po ay naka-deploy sa Okada, Manila, pwede pong i-input po yun dun sa sistema, and yung mga bloodlines ng mga dogs pwede pong magkaroon. Pwede nyo i-compute yung iba-ibang mga coefficient of inbreeding, etc. Makikita nyo po doon sa doon sa sistema. And ma-input nyo po dito yung mga microchip numbers and DNA profiles. Meron nga pala po tayong kapartner sa DNA testing or DNA profiling. Pwede nyo pong i-avail yung services nila through our system. Partner po natin ay yung Petgenetix na pagmamayari po ni Sir King Carl Seroje, my friend, he's also from UP, and pwede niyong i-avail yung services niya through us na pwede pong ging extra layer of authenticity doon sa mga dogs ninyo yung DNA test or DNA profile. Magandang araw po. Ako po si King Carl mula sa Kinabite Scientific. So meron po kami nilaunch na bagong programa kung saan magkakaroon kami ng collaboration with Dr. Abel Manalo po. Ito po ang tinatawag namin Petgenetix.ph.
So may dalawang service po kami lunsad. Ito po ang parent verification test at genetic disease screening. Halimbawa po, magpapa-DNA kayo sa kanya ng aso ninyo, hindi daw po lalampas ng 5,000 pesos yung fee, pero ipa-finalize pa rin po niya dahil medyo naantala lang po yung pagdating ng sistema niya dito sa Pilipinas gawa ng COVID, and their company is involved ngayon doon sa pag-sequence ng DNA ng coronavirus or something like that. So ano po, pati po yung mga data ng offspring ng aso, halimbawa yung database ni Logan, makikita ko doon kung sino-sino yung mga anak ni Logan and yung kanilang mga pedigree. Makikita ko po doon kung ano yung mga achievements din, mga accomplishments ng mga anak ni Logan, or even yung mga apo ni Logan. So you can also do that with your dogs kapag ka naka-register po sila sa ICDG. Tapos other pertinent data and mga ano nga, mga iba-iba pang mga records. Number 4, this is a new breed enabler. Dun sa Philippine Aso Project, we're going to use this system para po may record yung mga kennels na magbe-breed ng Philippine aso, pati yung mga dogs na meron sila. Pwedeng ilagay dito yung mga pictures, videos, information, mga kwento tungkol dun sa mga aso na yon. Kagaya ng mga aso nga ni Tom Asmus na Tiger Dogs, pwede dito ilagay lahat ng information tungkol sa bawat individual dog na yon for records purposes. Alam nyo ba, merong mga ilang breeds na recognized before na Philippine breed, kagaya nung isang Philippine Spaniel ba yon, nakita ko sa isang article sa news na merong long-haired dog na parang toy dog siya na pagmamay-ari ng mga Filipino nung early 1900s, na ngayon wala nang ganung breed, wala na yung breed na yon. So this dog was supposedly a popular dog nung mga panahon na yon, and nawala na lang yung breed. Hindi natin alam kung meron pang natira or meron pang bloodline na natira from those dogs. Pero those breeds disappeared. Hopefully with the ICDG, the breeds will not disappear dahil nandun sila sa database. Mato-document na yung mga individual dogs na yan and their kennels, information tungkol sa kanila, and paano makokontakt yung mga owners ng mga dogs na yun. So doon din sa Philippine Aso Project, marami rin pong mga sub-breeds kagaya ng mga Balbon, yung Iro Bisaya na tinatawag nila, o kaya yung mga aso ng gubat, or yung mga asong bayawak daw, or mga gamboa na mga dogs na mga sub-breeds ng Philippine Aso. Kabilang pa rin sila ng land-raised population ng mga native dogs natin. Pwede po yun ma-establish using this system, and yung mga tao na gustong mag-breed ng mga sub-breeds na yan or yung Philippine aso in general, pwede po nilang gawin yon with a proper record system dito po sa ICDG. So, this will enable us to formalize yung breeding system and kennel club ng Philippine Aso Project. Number 5, this is going to be a verifiable dog registry. Doon sa database na makikita ninyo online yung data ng mga aso, halimbawa, yung aso ko si Logan, re-register ko dito, and which I will, option ko kung gusto ko ipakita yung mga health records niya, option ko rin kung gusto kong ipakita yung mga certifications niya in training, etc. So, pwedeng ipagmalaki mo sa iba yung mga data ng aso mo by enabling others to view yung mga data ng mga aso nyo. And records po ng isang aso, halimbawa meron pong pedigree si Logan doon sa page na yon, pwede po akong i-contact nung mga nagpo-view nung picture ni Logan doon, yung data ni Logan, kung gusto nila halimbawa magpa-stud kay Logan, i-link po yon sa Facebook page ko or Facebook account ko para pwede akong kontakin dahil nakita nila yung database ni Logan, for example. So this will enable kennel owners or breeders na mako-contact sila ng mga tao na interesado dun sa dogs nila or puppies na nandun naka-register sa ICDG. This is online. They can see it using their computers or cell phones kung may data sila or Wi-Fi. Verifiable din ito sa mga vets. We will enable licensed veterinarians all over the country or all over the world na i-verify yung identity ng particular dog na nasa registry. May option po tayo as a verification layer na ang isang veterinarian na licensed, pwede silang gumawa ng veterinary
health certificate or veterinary certificate of identification na yung dog na itong si Logan na nasa picture ay ito nga, Logan nga ang pangalan niya, ito po yung mga details niya. So the veterinarian will have to sign that and nandun po yung PRC number niya and PTR number niya. Tapos, that's one layer na ma-identify po yung dog na yun talaga yung dog. And ino-authenticate siya ng isang licensed veterinarian, ino-authenticate siya ng isang professional na tao na pwedeng ma-cite for ano dishonesty kung pepekein niya yung authentication ng aso. So halimbawa, ililipat ko ngayon yung certificate sa new owner, kampante yung new owner na yung binili niyang aso and yung certificate na kasama ng aso niya ay totoo, pwede niyang i-verify yun dun sa vet ko. Halimbawa, kung vet ko si Dr. Leo Patrick Vergara, so in-authenticate niya na yung aso na nasa picture ay talagang si Logan of Manalo Canine. Pwedeng kontakin yung new owner ni Logan, yung vet na yon, to confirm. Diba? So may links din yung veterinarians and their clinics or hospitals doon sa database ng mga aso, doon sa ICDG. Diba? So this is one layer of verification na wala sa iba. And number 6, this could be a dump for your photos and videos of your dogs. Halimbawa, yung database tungkol kay Logan, andun lahat yung mga pictures ni Logan, andun lahat yung ano, yung videos na pwede kong i-share para makita ng mga tao kung yung iba-ibang mga pictures and videos ni Logan, ibang information. Number 7, kennel search database ito. So, pag pumasok sa website ng icdg.manalocanine.com ang isang tao, halimbawa, naghahanap siya ng German Shepherd, kagaya kanina may naghahanap sa akin ng German Shepherd puppy, pwede siya pumasok sa ICDG website, tapos makikita niya doon yung mga kennels na nagbebenta ng mga German Shepherds, for example. O kaya, meron isang kaibigan ako na naghahanap po ng poodle. So, sabi niya, naghahanap siya ng poodle pero tiga Bohol siya. Gusto niya bumili ng poodle from Manila. So, pwede niya makita doon sa listahan ng mga poodle kennels sa Manila, yung mga nagbebenta ng mga poodles, may mga nakaregister doon ng mga puppies. So, it is an enabler for breeders to connect with their clientele. And it's an enabler for people who are looking for particular dogs na mahanap nila kung saan nila mabibili yung puppy na gusto nila or dream dog na hinahanap nila. So, this is international. So, kung gusto mong bumili ng German Shepherd mismo sa Germany, kasi yun ang dream mo, bumili ka ng German Shepherd from Germany mismo. So, kung may mga nag-register sa ICDG na tiga Germany na nagbebenta ng mga German Shepherds nila doon sa, ano, doon sa kanilang mga kennels na nakaregister sa ICDG, kaya ko na siyang kontakin. And this would also be linked to mga pet transport services. Kung halimbawa, meron ko yung pet transport service or service na nag-export ng mga dogs or nag-import ng mga dogs. We will be linking your sites, your services dito sa ICDG para pwedeng pagpilian ng mga tao kung gusto nilang i-avail yung services ng company mo. Yun yung number 8. We will be connecting you to the right people na pwedeng mag-transport or mag-export or mag-import ng dogs ninyo locally or abroad. Number 9 nga, yung DNA profiling with our partner Petgenetix. High-tech, diba? So, I think we're the only database system na make a partner na ganito. And soon, you can avail our DNA profiling services ng partner natin through ICDG. Number 10. Ito nga, nabanggit ko yung number 10 kanina. Yung licensed veterinarians nationwide can verify the identity of dogs on photos and details. A pedigree cannot easily be transferred to other dogs dahil dun sa verification na to. Hindi pwedeng dayain basta-basta kapag ka in-avail itong layer of authenticity na ito. Number 11, magkakaroon pa ng iba't ibang layers of authentication. And number 12, this is a flexible system. Nasisimulan pa lang natin ngayon. And over time, madedevelop po natin ng magandang maganda ito. And ang purpose po nito is to be a tool para po sa inyong mga nag-aaso, mahilig sa aso, nagbe-breed ng mga aso, or mga merong mga kennels na magagamit niyo po itong sistema na ito para maging maganda yung dog industry. If you aspire to create your own breed, this will enable you to do that. Halimbawa, dream mo na magkaroon ng breed na sabihin mo na
Philippine Shepherd, halimbawa, kasi ayaw mong ma-identify yung mga dogs mo with European countries, in-import mo na sila, pera mo binili mo, wala nang pakialam doon yung mga Europeans, gusto mong tawagin silang Philippine Shepherds, pwede rin. Diba? So this will enable a lot of people to do a lot of things sa pag-aaso, and hopefully, itong ICDG will be a good tool for you kung ano man ang ginagawa mo. If you're just a simple dog owner and you want to show your dog to everybody, you can register it with the ICDG. Ang fee po natin sa registration ng kennels ay 1,000 pesos, registration ng dog is 500 pesos, and ito po yung mga iba pang fees. Pakita po namin sa inyo. So, ano po, these are just minimal fees. And ang dami pong makukuha niyo ng mga benefits, ang daming features po nitong ano na to, itong ICDG na ito, na gagamitin naman po namin yung mga income na makuha po namin from the fees para po mas mapalawak pa yung sistema. Later on, we can also do dog shows, or we can also do a lot of things actually kapag may tamang pondo yung ano, yung sistema. Dream po natin na magkaroon ng national breed yung Philippine aso and subbreeds. Magagawa na po natin dito. Marami pong magagawa po dito sa ICDG. Marami pong nagpakita po ng support para sa Philippine Aso Project and yung ICDG doon sa huling vlog ko tungkol sa Philippine Aso Project and Native Dogs. Inaasahan ko po na totohanin ninyo yung suporta na ito para sa ating proyektong Philippine Aso and yung ICDG para po sa inyo ito, mga Filipino dog lovers. Okay, kikaisa niyo po ako sa inyong atikain kung ano man ang gusto niyo sa pag-aaso. Ito po ay para sa ating lahat, mga Filipino dog lovers, pati na rin yung mga foreigners na ano na mag-a-avail ng system na to. Everybody's welcome. So, I hope na this would be a legacy. I hope that this tool would be highly beneficial to everybody. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong suporta sa aming mga ginagawa dito. Maging successful sana yung Philippine Aso Project natin, pati itong ICDG, sa tulong po ninyo. Okay, kung may questions po kayo nga pala, ang point person po natin dito ay si Miss Ann Kim Superdog. Yun po yung pangalan niya sa Facebook. Siya po ang tatanggap ng mga applications, inquiries, at mag-i-input dun sa system. Si Ms. Rio Sesco naman po ang mag-print ng mga certificates kapag gusto niyo magpa-print ng certificates. Kasi pagka mag-register po kayo ng dog nyo dito, may kasamang certificate po yon na pedigree. So, para sa mga inquiries po ninyo, comment lang po sa baba kung gusto ninyo masagot ko yung mga inquiries ninyo, or i-PM nyo po facebook.com/Abel Manalo or si Miss Ann Kim sa kanyang account. Okay, so maraming salamat po. Si Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Canine. Mabuhay po kayong lahat, mga mag-aaso. Magandang araw po. Ako po si King Carl mula sa Kinabay Scientific. So meron po kaming nilaunch na bagong programa kung saan magkakaroon kami ng collaboration with Dr. Abel Manalo po. Ito po ang tinatawag namin Petgenetix.ph. So may dalawang service po kami lulunsad. Ito po ang parent verification test at genetic disease screening. So una natin talakayin ang parent verification test, no? Ito po yung DNA test na palagi nating narinig sa mga pelikula kung saan gusto nating ma-verify kung anak na talaga si Sisa, ni Pedro, and so on. So sa aso, parehong proseso po ang ginagawa natin. Explain ko po sa inyo in layman's terms po, no? So una-una, kinukuha natin yung DNA mula sa aso. Gagaling yan sa balahibo o kaya sa cheek swab. So tapos, minamap natin yung DNA profile. So ano ba ang DNA profile? Pwede natin nga halintulad ito sa fingerprint. So lahat po tayo may fingerprint. Ang mga fingerprint nito ay unique kada tao. Ibig sabihin, ang fingerprint ko ay hindi katulad ng fingerprint po. At hindi katulad sa fingerprint ni Doc Abel. So dahil walang magkakaparehas ng fingerprint, ginagamit ito para sa pang-identify ng tao. Okay? So ganoon din po ang DNA. Lahat tayo, pati ang ating mga aso, merong DNA. Ang DNA nito ay unique or individual. Ibig sabihin, ang DNA ni Logan, which is yung aso ni Doc Abel, ay magkaiba sa DNA ng aso kong si Lincoln. So, dahil unique ang kada DNA ng kada aso, pwede natin itong gamitin for identity purposes. Okay?
So, kung ang isang DNA profile pinakasalin lang sa isang aso, paano naman natin ito magagamit sa pag-verify kung isang puppy ay anak ba talaga nitong sire or dam gaya ng kiniklaim ng breeder? So, dyan po pumapasok ang genetics. So, kapag sinila ang tuta, kalahati ng DNA nito ay nagagaling sa sire at ang natitirang kalahati ay nagagaling sa dam. So, yun yan, nasabi nga natin na si tuta ay may DNA profile. Si sire at si dam ay may DNA profile. So, ang ginagawa sa parentage test po ay kinukumpara natin ang DNA profile ng puppy sa DNA profile ng sire or DNA profile ng dam. Kapag nag-match ang mga ito, ibig sabihin, pwede natin ma-establish na anak na niya ang puppy na to. Kapag hindi nag-match, malayong DNA profile nila, malaking posibilidad na hindi nga ito anak ng sinasabing sire or dam. Okay? So, ang pangalawang service naman namin ay tinatawag ng genetic disease screening. So, from the name itself, we screen for the any possible genetic diseases na pwedeng ma-develop ng ating dogs. Okay, so ginagawa natin ito by extracting the DNA from the dog and we scan the whole DNA to check for mutations. Kasi may mga mutations kasi na associated sa ibang diseases. So, yun yung binabantayan natin. So, paano ba ito ginagawa? I mean, ano bang rationality behind ito? Familiar tayo sa term na, or sa phrase na, the DNA is the blueprint of life. Blueprint? Ano bang blueprint? Di ba ito yung technical design ng kapag gagawa ka ng building? So, sa blueprint mo makikita kung gano'ng kalaki yung kwarto, ano yung itsura ng kwarto, gano'ng kalaki yung sala, pan-diamond ba ang sala, pan-blue ba ang sala, square, rectangular, gano'ng kalaki yung kusina. So, doon mo makikita kung ano magiging itsura ng every part ng inyong bahay. So, just like building a house, our dogs need a blueprint as well to build the body parts. Di ba sa blueprint ng bahay natin, doon nakasaad kung yung sala mo, gano'ng kalaki. Yung sukat ng kwarto mo, gano'ng kalaki. So, ganun din sa dogs. Yung blueprint nila in the form of DNA, mahaba yun, no? May mga regions doon, tinatawag yung genes, mga combinations ng genes. Yung mga combinations na yan, they are responsible for certain body parts. So, may illustration na pa dito na for layman's purposes lang. Pero hindi talaga ito yung technical definition, pero it could explain enough to the public. So, kunyari, may region for the ears. So, ito magkasabi kung gaano kahaba ang ears mo. Another region ng DNA, nagkasabi kung anong kulay ng coat mo. May isang region dito nagkasabi kung gaano kahaba ang uso. Kunwari, itong makulit kong aso, si Link. Sabi ng DNA niya, dapat mahaba yung tenga niya. Ayun. Dalawang tenga niya mahaba. Kulit-kulit ng puppy pa kasi. Okay, so balik tayo dun sa blueprint ng bahay. Imagine nyo kapag yung blueprint ng bahay nyo ay hindi compliant, compromise. Ngayari, hindi sumunod sa building code. Walang poste. So, we cannot expect na yung magtatay yung bahay ay maayos. So, ganun din sa DNA ng dogs natin. If yung DNA na yan, yung blueprint ay hindi maayos kasi may nag-mutate, ibig sabihin may nagbago sa structure ng DNA, sa arrangement ng tinatawag ng nucleotides, we cannot expect na perfect din ang magagawa ng body parts. Okay? So, just like a house, kapag katayo mo, kahit walang poste yan, tatayo yan, di ba? Tsaka mo lang makikita ang sakit nito as time goes by. So, yun yung gusto natin ma-detect as early as possible. Okay, so ano bang purpose natin? Bakit natin gustong malaman o ma-screen kung may genetic diseases na dala yung dogs natin? Una-una, gusto natin maiwasan na magkaroon ng tuta na may genetic diseases. Ang hirap mamatay ng dogs. So, as much possible, we don't want to get dogs na masakitin, di ba? Pangalawa naman is early diagnosis. For example, meron ka ng tuta na nakuha, no? Then after screening the genetic diseases, nalaman natin na prone siya sa, for example, polycystic kidney diseases. So, ang sakit kasi is combination of nature and nurture. Parang tayo din yan. So, nature niya magkaroon ng polycystic kidney diseases dahil andun sa DNA niya. Pero, ang pag-manifest ng disease na yan ay depende din sa care natin. Ngayon, kung alam natin na si dog natin ay may tendency to have a polycystic kidney diseases, nagiging mas maingat tayo sa pagkain. Di ba? So,
Ibig sabihin, as much as possible, na didelay natin pag-manifest. Na-detect natin early kahit wala pa yung sakit. Kaya kung ikaw naman ay isang breeder, sobrang helpful ng service na to. Kasi for example, di ba kung maghahanap ka na mag-stud ng dog mo, pinipili mo yung pinaka-healthy as much as possible, di ba? Pinipili mo yung walang sakit kasi ayaw mo na yung maging offspring ng dog mo ay magkakaroon ng sakit. Ngayon, ang problema nito sa genetic diseases ay may tinatawag ng mga carriers. Ibig sabihin, hindi nag-manifest sa kanila yung sakit, pero nasa DNA na nila. Diba, na-mention ko kanina na yung kapag sinilang yung tuta ay kalahati ng DNA niya ay galing sa nanay, kalahati ay galing sa tatay. Ngayon, defected or may depektibo yung DNA ng tatay, kahit hindi nag-manifest sa kanya, mapapasa yung mutated DNA na yon sa anak. At pwedeng sa anak lumabas o mag-manifest ng sakit. Yun yung iniiwasan natin. So, akala natin healthy. So, healthy yung tatay, we cannot assure unless ma-screen natin using genetic disease screening. Okay? So, yun po yung service namin. And hopefully ako sa magiging collaboration namin with Dr. Manalo. So, again, we have the parent verification test, which is the usual daily test na alam natin. Pangalawa is the genetic disease screening to check for any mutation in the DNA na pwedeng associated sa some diseases. Alright? Thank you. Kung may questions kayo, you can drop here sa comments and then I'll try to answer them as much as possible.